Hi Gallivants, I'm back at ito na naman sa isang episode ng walang humpay na katakawan sa Lugang Cafe, SM City, North EDSA. So bumalik kami dito kasi ang Feast All You Can nila ay nagbabalik at extended siya hanggang February 15, 2020, so pwede pa kayong humabol. So for order namin ng appetizer, trinay namin itong Vietnam Egg Rolls kasi sa ilang balik namin dito, hindi pa namin siya natatry at mukha naman siyang promising base dun sa nakikita namin sa mga ibang table. Ang isa pa is yung tofu with preserved egg and pork floss. So, eto natry na namin dati kaya gusto namin balikan. Sobrang lambot talaga ng tofu at talaga namang masarap siya. Eto yung pwede mo kasing pumili ka dito ng tag-isa per person kung ilang kayong a-attend. And then siyempre, sa dim sum, ang walang kamatayang xiaolongbao. So, ito talaga yung isa sa pinagmamalaki nila. Kaya, ito ang palagi ka namin kinakain dito. At, ito ang goal ko is maka more than 20 naman ako dahil laging hindi ako maabot doon. Nabubusog ako agad dahil kung ano-ano ang aming in-order. So, ngayon, focus lang ako dito. Okay. Sabay sa specialties, etong kagandahan dito, hindi lang sila unlimited dim sums and appetizers. So may choice kayong per person ng isa sa kanilang house specialties. Ang pinili ko is yung Peking duck wrap kasi sa makikita nyo, isa siyang exclusive. Usually, every time na magkakaroon sila ng Feast All You Can is iba't iba yung special nila na dinadagdag. Kumbaga yung mga trial nilang recipe dinadagdag nila. Then sa isa pa naming house specialty is yung Taiwanese tofu clay pot with pork. So, ayun, diet-diet, iwas sa kanin, tapos masarap naman kasi yung mga flavor nila dito, lalo na sa mga tofu at sobrang fresh talaga. Sabay, authentic Taiwanese cuisine, si Lugang, at talaga namang sikat na siya talaga, lalo na sa mga savory foods nila and then for their dim sum. At ito ang mga additional naman for the Feast of All You Can nila is yung mga specialty drinks. At dahil tinatry na maraming kumain at gusto ko sana magkape kaso parang hindi ko natripan. So ayun na lang, freshly brewed iced tea. Masarap yung freshly brewed iced tea nila. Ito yung Vietnamese egg roll. Vietnam egg rolls. Masarap yan, talagang malambot and then crunchy yung ano nila, yung wrap. Ito naman yung may pork floss na mapo tofu. So sobrang lambot niyan, talagang parang taho na medyo buo siya. Tapos yung egg. Ito naman yung sinasabi ko na yung may savory sauce na tofu na fried siya. Talagang ito din, babalik-balikan mo. Then ito yung video nung lahat nung in-order namin pagka-serve, etong si xiaolongbao, sobrang mainit talaga yun, tapos sobrang mausok pa nung kadadala. Kasi madaming din na makapaghintay, at sumungkit na siya. So, simulan na ang laban. So, sa una, ang trinay ko, yan yung Vietnam egg rolls nga. At talaga naman na kakaiba siya in a sense na may itlog siya, tapos parang may noodles. And then yung lambot nga ng itlog tapos yung crunchiness ng wrapper, talagang magandang contrast. Comes with ano siya, sweet chili sauce. Ito yung xiaolongbao. Mainit talaga yan, kaya napapahiban ako pero kaya nga ng pag-ibig dapat. Huwag mong hahayang manlamig. Kaya lang nga. Go lang ng go. And then ang next ko sa menu is etong Peking duck wrap. So, yung content niyan, meron siyang duck strips, tapos may cucumber, may lettuce, sabay may sauce siya na medyo parang may peanut. Alam mo yung parang medyo sauce ng kare-kare na medyo savory. Yun kasi ang talagang ano ng lugang na Taiwanese cuisine, more on ano sila, dark soy sauce, oyster sauce, mga ganun, tapos yung herbs din nila at saka spices. Yun, nakalimutan ko i-focus yung tofu. Natatakot kasi ako na sa grip ko is maputol ko siya. Kaya, ayun, naisubo ko agad. Tapos, syempre, walang kasawang xiaolongbao. Every plate nung sa xiaolongbao is 8 pieces. So, dalawa agad yung in-order namin.
kasi nga lalamig. So ito nag time lapse na lang ako para during the meal, kasi nga para hindi humaba yung video. Although bibigyan ko kayo ng walkthrough dyan sa mga in-orders namin. Yung si Xiao Longbao, yan yung type ng dim sum talaga na medyo may water siya dun sa loob. Tapos usually, ang kasama niyan is yung sauce niya is yung may vinegar na may ginger at parang konting soy sauce. Then specialty ano nila yun, vinegar, na hindi siya sobrang tapang pero may kick. Tapos dahil yung sa ginger pa tsaka siguro dahil binabad nila yun, talagang hindi ganun katapang. Kumbaga yung aftertaste ng ginger hindi ganun katapang pero sobrang fresh, kaya parang naano din yung palate mo. Eto, ang bigat niya sa chan, sobra. Lalo na itong may wrapper, tas si Xiao Longbao pa isama mo, tsaka si tofu, talagang kaya na. Kaya kung mapapansin nyo dyan sa video, parang hindi na tuloy-tuloy yung kain ko kasi pabusog na talaga ako dyan na pinipilit ko na lang. At for the record, eto, for the first time, ang nakain ko dyan is 30 pieces na Xiao Longbao. So yan na yung last 3 at yung isang wrap. Sa mga last na 3 or 4 times na balik namin dyan, ngayon lang ako tumungtong ng 20 plus. Okay guys, ulit salamat. Please like and subscribe. Thank you.